magulang natin, Diyos Ama, anak ng salita niya, tayong mga ninuna. Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang dumating si Jesus sa ibayo sa lupain ng mga jenedero, sinalubong siya ng dalawang lalaking galing sa libingan. Sila ay inaalihan ng mga demonyo at napakabangis, kaya't walang mapangahas dumaan doon. Pagdakay, sumigaw sila, "Ano ang pakialam mo sa amin, anak ng Diyos? Naparito ka ba upang pahirapan kami ng hindi pa panahon? Sa di kalayuan na ay may malaking kawan ng baboy na nangangain at nanahimik sa kanya ang mga demonyo. Kung kami palalayasin mo, bayaan mo kami pumasok sa mga baboy na iyon." Sinabi ni Jesus, "Humayo kayo." Kaya't lumabas sila sa dalawang lalaki at pumasok sa mga baboy. Ang buong kawan ay biglang sumibad ng takbo tungo sa bangin, nahulog sa lawa at nalunod. Patakbo umuwi ng bayan ang mga tagapag-alaga ng kawan. At pagdating doon ay ipinamalita ang lahat ng bagay, pati ang nangyari sa mga inaalihan ng demonyo. Kaya't lumabas ang buong bayan upang salubungin si Jesus. Pagkakita sa kanya, ipinamanhik nilang siya'y umalis sa kanilang lupain. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Minsan may mga yugto sa Ebanghelyo na pagbabasahin mo, minsan napapasabi ka na lang na, sayang no? Sayang kasi hindi nila nakita ang galaw ng Diyos. Yung mga tao na pagkatapos mabalitaan yung nangyari, ayaw na nilang papasukin si Jesus. Bakit? Marahil ay nakita nilang banta si Jesus sa kanilang hanap buhay. Lalo na ho nung nangyari, pumunta sa mga baboy yung mga demonyo at nalunod yung baboy. Tingin nila, kawalan yun. Kawalan para sa kanila. Pero, yun ang mas pinansin nila. Hindi nila napansin na may dalawang lalaki na marahil ay matagal nang ganito ang pinagdadaanan, ay gumaling. Sayang, hindi nila napansin yun. Maganda rin po no, sa ating buhay Kristiyano, marahil ay may mga bagay tayong hindi napapansin. We tend to filter how we see things. Minsan ang tinitignan natin, yung kawalan, yung mawawala, yung mababawas. Pero hindi natin nakikita ang kabutihan ng Diyos. Hindi natin nakikita na gumagalaw ang Diyos. May nagsabi nga ho sa akin nung binasa po ang ebanghelyong ito, sabi nung tao, sayang no, yung demonyo nakilala si Jesus. Kaya ang pakiusap nila, huwag kang gagawa ng masama sa amin ha. Nakilala nila sino si Jesus. Yung mga tao, hindi nakilala si Jesus,
kaya hindi pinatuloy sa kanilang bayan. Sana po no, sa atin bilang mga Kristiyano, huwag tayo sana mahulog sa nangyari sa mga tao na hindi nakilala si Jesus. Sana makilala natin lagi si Jesus. Sana nakikita natin si Jesus parate sa ating buhay at pamumuhay. Kasi kung saan ka nakatingin, yun ang mapapansin mo. Kung nakatingin ka sa kayamanan mo, sa ari-arian mo, yun lang ang papansinin mo. Pero kung kaya mong tumingin sa Diyos, kaya mong makilala si Jesus na gumagalaw sa buhay mo araw-araw. Kaya po magandang imbitasyon sa atin bilang mga Kristiyano na laging hanapin si Jesus sa buhay natin. Kilalanin at maging sensitibo sa galaw ng Diyos sa buhay natin. Hindi kung saan-saan tayo nakatingin, kundi ang tinitignan natin ay ang Diyos na nagmamahal sa atin. Kilalanin ang hakbang ng Diyos araw-araw. Para hindi sayang ang mga moments na hindi natin nakitang gumagalaw ang Diyos. Dahil nakatungod tayo sa ibang bagay. Let's live our life worthwhile. Kasama ang Diyos, kapiling ang Diyos parati. Lagi nating kasama ang Diyos. Amen.